Magandang araw mga kaibon, welcome back to my YouTube channel. So bago pa lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-ring yung notification bell para lagi ka updated sa mga i-upload ko pang video. So ayun nga mga kaibon, ang topic natin ngayong araw ay ano-ano nga ba yung mga nesting materials na pwede nating ibigay sa ating mga alagang ibon, no? So ngayon kasi ay breeding season na. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung tatlong nesting materials na pwede nating ibigay sa ating mga alagang ibon at ano-ano nga ba yung importansya nito at ay tulong nito sa ating mga alagang ibon, no? So kung gusto nyo malaman ng mga yan ay tapusin yung video na to hanggang dulo. Proceed tayo agad sa ating pinaka-topic, no? So, una muna, pag-uusapan natin, ano nga ba yung kahalagahan nito sa ating mga alagang ibon, no? So, ano nga itutulong nito? So, number one mga kaibon, ang nesting materials ay nagsisilbing higaan ito ng ating mga inakay at yung mga itlog mismo. So, pag merong nesting materials, yung mga itlog ay hindi gagalaw sa pugad dahil nga nakafix sila doon dahil sa tulong ng nesting materials. So, pangalawa mga kaibon, yung nesting materials ay nakakatulong sa pag-control ng temperature, no, sa pugad, no? So, pag sobrang lamig, so gaya ngayon, tag-ulan na, yung nesting materials natin ay dapat maganda dahil nga minsan nakakatulong yung nesting materials sa pagpapainit ng mga itlog at pati ng mga magiging inakay natin, no? So, yung nesting materials din nakakatulong para hindi magkaroon ng splayed legs yung ating mga alagang ibon. So, alam nyo naman yung splayed legs, yun yung bukaka yung paa. So, ganito yung itsura. Ayan, no? Kung may ganyan yung ibon natin, syempre, kawawa. Kaya, nagpo-provide tayo ng mga nesting materials para maiwasan natin yung mga ganong pangyayari mga kaibon, no? So, proceed tayo mga kaibon dun sa mga nesting materials na pwede natin gamitin sa ating mga alagang ibon. So, ayun mga kaibon, nesting materials number one. So, ito yung unahin natin dahil ito yung wala ako ngayon, no? So, ito sobrang hirap hanapin. Sa tingin ko, itong nesting materials na to ay kadalasan lang natin makikita sa mga probinsya. So, ito yung, palapa ng nyog. Or yung, yung parang tangkay ng dahon ng mga buko or nyog mga kaibon. Ayan. So, ginagamit yung nesting materials mga kaibon. Maganda rin yan dahil yung hibla niyan ay manilipis, no? So, wala tayong may papakitang actual na picture niyan dahil nga mahirap nga maghanap niyan. At dito sa lugar namin ay wala namang masyadong ganyang puno, no? Ng mga buho or nyog, no? So, kadalasan niya sa mga bandang probinsya, malamang maraming supply niyan. So, maganda yung ganyang messing materials mga kaibon dahil kahit konting ganyan lang ay marami yung nabuproduce na nesting materials. Pero, ang disadvantage niyan ay yung mga hibla niya, no? So, yung hibla kasi ng mga palapan ng nyog na ganito, maninipis. So, parang sinulit. So, yung mga ganong uri ng nesting materials ay prone to sa pagkakabuhol ng mga paa ng inakay natin doon sa nesting materials. So, nagkukost yun minsan ng pagkaputol ng paa o pagkapilay ng ating mga inakay, no? So, kung ganito ang gagamitin nating nesting materials, ay magandang silipin natin palagi yung nesting materials doon sa mga nest box or silipin natin palagi yung mga inakay para updated tayo o meron nga bang nabuhol. So, kung may nabuhol mga kaibon, matatanggal natin agad at maiiwasan natin yung pagkakaputol ng kanilang paa. So, yun lang naman ang disadvantage netong palapa ng nyog dahil nga matatalim or basta matilim yung thread ng mga hibla neto at madaling pumulupot. So, yun yung disadvantage niya mga kaibon. So, ayun nga mga kaibon, next na tayo, no? Number 2 nesting materials ay ito yung pinaka-antay, madali at sa tingin ko maganda rin, which is yung sanga ng malunggay na ganito ang itsura, no? So, tara mga kaibon, ipapakita ko sa inyo yung sanga ng malunggay.
So ayan nga mga ka-ibon, yung sanga ng malunggay, no? So kung tatanungin nyo bakit siya nakababad, so binababad natin to muna bago natin ibigay sa ating mga alaga para lumambot, no? Kasi pag natuyo yan, mahirap na yung ano, ngat-ngatin or baka hindi pansinin ng alaga natin. So pag nakababad mga ka-ibon, mapapanatili nating fresh yung sanga at madadalian yung mga alaga nating kutkutin yan, no? So sa akin, ganitong nesting materials yung pinaka the best. So etong ay gamit ko ngayon at ibibigay natin maya-maya lamang. So note lang mga ka-ibon, ang pagbababad dito ay isang oras lang dapat. So pag tumagal na mga ka-ibon, napapanis yan at masasayang lang. So kung hindi naman natin sila mauubos, pwede natin silang ilagay sa ref at balutin ng towel. Gaya ng ginawa ko, ito yung towel. Binalot ko sila kanina, nasa ref namin yan, nasa freezer. So nagyayelo sila doon. Sa pamamagitan nun, may maiiwasan natin yung pagkabulok ng mga sanga ng malunggay, no? So tingnan natin mga kaibon yung mga pugad ng alaga ko na ginamitan natin ng sanga ng malunggay bilang nesting materials. So ayan nga mga kaibon, dito sa dalawang pares ko dito, ayan, ginamitan na natin yan ng nesting materials gamit yung malunggay. So silipin natin dito sa unang pares. So katok muna tayo bago natin buksan. So ayan mga kaibon, ayan o, kita nyo ba? So sobrang ano na ata, liwanag. Pero ayan mga kaibon yung itsura ng ginamitan ng nesting materials ng malunggay. So kulang pa yan, kaya magbibigay pa tayo mamaya. So nesting na yung pares natin na back to back yellow bulls. So dito naman tayo mga kaibon. So katukin ko lang. Ayan, etong pair natin yung mabait. Split opa x opa line, no? So tingnan natin yung nesting nila. So ayan mga kaibon, no? Kulang pa rin yan, kaya dadagdagan pa natin yung bigay natin mamaya. So magiging ganyan itsura mga kaibon, no? Yung sanga, hindi mo akalain na magiging ganyan. So kinukutkut nila yan at nagiging ganyan nga yung sanga mga kaibon. So punta naman tayo dito. Alam ko binigyan ko rin to ng nesting materials na malunggay. So halos lahat sila mga kaibon ay binibigyan ko na ng nesting materials na malunggay. So ayan, no? Ganito itsura nun. Ito yung parisa natin na yan. So mga ano na yan, pro. So matagal ko ng ibon yan, kaya ako mag-ayos ng nesting materials ay napaaganda na. So paikot, no? At meron na rin silang isang itlog. Ayan. So iwawalay na rin natin yung mga inakay nila sa mga susunod na araw. So abangan nyo yun mga kaibon. So ayun nga mga kaibon, nakita nyo na kung paano natin ginagamit yung ano, yung sanga ng malunggay. So yun yung pangalawang nesting materials na aking masasabi sa inyo. So para sa akin yun nga yung maganda, dahil nga madaling hanapin. So sa mga kapitbahay natin, pwede tayo makahingi ng sanga ng malunggay, no? So pwede rin natin ano, kunin yung mga dahon nila. So maganda talaga yung sanga ng malunggay dahil available siya kahit saan mga kaibon. So doon na tayo mga kaibon sa pangatlo na at pinakalas na nesting materials na pwede natin gamitin sa ating mga alagang ibon, which is yung kusot. So alam naman natin lahat, no, kung ano yung kusot mga kaibon. So yun yung parang ano, pinagano-ano mga kahoy. So para sa akin yung kusot ng Balochina, yun yung magandang gamitin. Yung sakto yung laki lang mga kaibon, no? So magpapakita ko sa inyo na example nung gamit ko na kusot. So ganito mga kaibon yung gamit ko na kusot. So bumili ako ng ganito na isang sako. So magkano ang bili ko? Nakabili ako ng 150 mga kaibon isang sako na yon. So isang taon ko na atang gamit, hindi pa rin ubos. So pinapa-freebies ko na rin to pag meron bumibili sa akin ng mga hand feed, no? So maganda talaga yung kusot. So ang kusot ay ginagamit ko bilang base or yung pinaka lapag ng ating nest box. So pag magbe-breed na tayo, una ko nilalagyan sila ng kusot. Tapos pag meron na silang kusot,
Tsaka ako sila bibigyan nung sanga ng malunggay, mga kaibon. Dahil nga, minsan kulang yung supply natin ng sanga ng malunggay. So, kusot lang talaga yung pinakagamit natin. Pero maganda na nga, mga kaibon, yung kusot dahil ito yung pinaka-basic rin, mga kaibon, at madaling mahanap. Meron tinda na ito sa mga pagawaan ng mga furnitures or mga gumagawa ng upuan. Meron din nagbebenta nito sa sa pet shop. Meron din mga imported na kusot. Yun, mga kaibon, mga pwede nating gamitin sa ating mga alagang ibon. Pero note ko lang, mga kaibon, na dapat ang mga gamit nating kusot is yung parang mga ganito, yung malalambot lang, hindi yung matitigas. At hindi naman yung sobrang pino, yung saktong laki lang, mga kaibon. Dahil pag sobrang pino, maaring makain or masinghot yun ng ating mga inakay, kahit ng ating mga breeder, at magkosto ng kanilang sakit. So pag sobrang laki rin naman, baka mahirapan yung mga inakay natin at madaganan mismo ng kusot, no? So yun tayo sa tamang size lang ng kusot, mga kaibon. So ayun nga lang, mga kaibon, yung mga nesting materials na pwede nating gamitin sa ating mga breeder o ating mga alagang ibon. So kung meron pa kayong alam na pwede nating gamitin, mga kaibon, ay i-comment nyo lang sa baba or i-PM nyo ako sa ating Facebook page na ayan. So para sa akin, mga kaibon, ang magandang combination ay yung sa sanga ng malunggay at yung kusot. So etong dalawang to. So bakit nga? Kasi nga, mga kaibon, yung sanga ng malunggay ay hindi masyadong hibla-hibla or manipis. So may iwasan natin doon yung pagkabuhol ng mga hibla sa paa na ating mga inakay. Pero palagi nyo pa rin imo-monitor yung inyong mga inakay, mga kaibon, dahil meron talaga mga chances na nagbumubol yung mga nesting materials sa paan ng mga inakay. So palagi nyo dapat titingnan, dahil kung machambahan yun, mapunta sa opalan nyo, mabuhol. So sayang yung opalan nyo, mga kaibon. Kaya ugaliin natin, i-monitor yung ating mga inakay araw-araw. So kung maselan yung mga breeder nyo, i-monitor nyo lang kahit every 2 days, no? So maganda talaga na mo-monitor natin yung mga alaga natin, no? So ulitin ko lang na ang mga kahalagahan yan ay maiwasan natin yung splayed legs at matutulungan yung pagkocontrol ng temperature sa ating pugad, mga kaibon, at hindi gumagalaw-galaw yung mga itlog sa ating mga nest box, mga kaibon. So malaking tulong talaga at importante ang mga nesting material sa ating mga ibon kapag tayo ay nag-breed, lalo na ngayong breeding season ng ating mga alagang ibon. So ayun na lang, mga kaibon, sana ay may natutunan at natuwa kayo sa ating video na ngayong araw. So huwag niyong kalimutan i-like, mag-subscribe at i-share ang ating video sa ating mga iba pang kaibon para makapag-share din tayo ng ating mga knowledge sa kanila, mga kaibon, no? At huwag niyo na rin kalimutan i-like at i-follow ang ating Facebook page na ito. So message lang kayo dyan, mga kaibon, pag meron kayong mga gustong topic, gusto niyo magpa-shoutout, or kung meron kayong mga tanong about sa ibon, so message lang kayo dyan. So malapit na nga yung ating free raffle, mga kaibon. Nakita nyo, nagbababaan na yung mga inakay. So pipili tayo ng dalawang ibon. So maganda yun. Dalawa yung mananalo, tag-isa sila, no? So abang-abang kayo dyan, mga kaibon. At i-upload ko na lang yung mechanics para lahat kayo ay makakasali, mga kaibon, no? So please keep on supporting lang sa ating YouTube channel. So yun lang, mga kaibon. God bless, stay safe, hanggang sa muli.